Ito, very important din. Okay. Pasukan na. At ang isang pangarap natin, maibsa ng mga gastusin ng mga nanay at tatay sa kanilang mga anak na nag-aaral sa ating pampublikong paaralan sa tertiary education, o in this case, PLM and UDM. O sa mga batang nanonood, o mga estudyante, no? Na-enroll ngayong school year ng PLM at UDM. Okay. I hope nakikinig kayo at makisuyo, panoorin nyo muna yung buong video. Yun naman makisuyo kasi minsan nakikita lang natin yung post. Tapos magko-comment na tayo, magtatanong na tayo, hindi natin pinanonood yung video. Kasi minsan baka yung katanungan natin nandoon na. Okay. O ngayon, mga bata na mag-aaral ng PLM at UDM, makinig po kayo and please share this to your classmates. To those parents na may kilalang co-parents na nag-aaral sa PLM, please share this to them. Okay. Now, ang tulong nating 1,000 a month sa ating mga estudyante sa PLM at UDM, dapat nasa GCash. Okay? Yan. Yan talaga ang pangarap natin para epesyente. Katulad yung sa senior citizen at saka PWD sa solo parents. Yan, susunod na yan. Okay. O ngayon, siyempre nagka-aberya, pandemya, and so on and so forth. Eh kaya lang pumapasok na yung, papasok na yung estudyante, in fact, yung sa UDM, pumapasok na sila. O ngayon, mga kababayan, dinisisyonan ko po nung Lunes. Dinisisyonan ko nung Lunes, while we are waiting for GCash, na makapag-issue sila sa mga estudyante ng GCash, sinabi ko noong Lunes during directional meeting na ibigay na nating physical, literal, physical disbursement. Balik tayo sa old school way. Mas delikado, pero kung susundin naman natin yung mga medical and health protocol, tingin ko maiwasan naman. Kasi gusto ko, mabawasan ko ang inyong mga tustusin sa pag-aaral. Lalo na ngayon, maswerte tayo, hindi tayo masyadong gagastos sa mga pamasahe. Online school tayo, pero may additional cost din yon sa internet connectivity. Eh, hirap ang mga magulang, yung iba nga, nawala ng trabaho, yung hirap naman, hirap na hirap. Eh, ang mga nag-aaral sa PLM at UD, may mga mahihirap na mga estudyante. Okay. First, pamantasan lungsod ng Maynila. So, after my policy, last Monday, umandar ang papel. Okay. Ito ngayon ang good news. Sa ating 3,763 freshmen, ito po, galing po ito sa pamantasan lungsod ng Maynila. Sa ating 3,763 freshmen, kanina po ay pinirmahan ko na yung 3,763,000. Ay, ayan si Treasurer. Para ma-release na po yung 1,000 pesos for this month. Ayan. Okay? Sumunod. Freshman, the first year yun, ano? Jet, tama ba? Sumunod. Sa atin namang mga mag-aaral, from second year to fifth year sa pamantasan lungsod ng Maynila, 2,942 second year to fifth year students of PLM. Nirelease ko na rin po kanina yung 2,942,000 o 1,000 pesos per student. Okay. Maliwanag po ba? So, ibig sabihin, i-release na yan. Okay. Yorme! Kailan? Yan ang importante. Kailan? Next week po, darating na sa inyo ang city government at i-disburse sa PLM. Okay. Ngayon, mga kababayan, bago kayo magtanong, alam ko may mga katanungan na kayo. Paano namin makukuha? Okay, ito po. Kami nila treasurer, nag-usap-usap kami kanina
at makakatulong ang liderato ng PLM, si President Leyco at sampu na mga staff and teachers and faculties. Okay. Yorme, GCQ ngayon. 21 years old lang ako, o 19 years old lang ako, o 20 years old lang ako, o 17 years old lang ako. Hindi ako pwedeng lumabas. Tama ba? Yun ba yung mga tanong ninyo sa isipan ninyo? Anong sabi ng mga utaw? Eh, pwede na tayo dito magtanong mo, itanong mo kay Yorme. Oh, tatanungin ko na yung ibang katanungan nyo. Ha? O Yorme, GCQ, di ba? Bawal ang 21 below lumabas. So hindi kayo makakakuha ng CAS, lalo na kung freshman ka. Kung freshman ka, for sure, wala kang 20 years old. Most likely. No? Paano ko po makukuha yung aking student allowance na kailangan ko? Okay. Ha? Pwede pong kunin ng inyong representative. Ano sino-sino yan? Maaring ang inyong nanay, maaring ang inyong tatay. Ayan ha, kapatid, nalagpas ang edad sa 21, ha? O mga kaanak, tiyahin o tiyuhin. Eh, Yorme, so kung kukunin ang tiyahin at tiyuhin ko, nanay at tatay ko, o kuya ko, o ate ko, ano ang kailangan nilang dalhin? Para pagpapatunay na kayo nga ay inutresahan nyo sila at kayo estudyante rin ng pamantasan lusod ng Maynila. Okay. O ito po. Magdadala po kayo ng kopya at ibibigay ninyo yung kopya ng enrollment ninyo o registration ninyo. Student registration. Kasi may student number yon. Okay? Maliwanag po ba? Pangalawan, dadalhin ng inyong tatanggap on your behalf, bibigyan nyo sila ng inyong authorization letter. Okay? So, ibig sabihin, na-resolve natin yung delay dala ng pandemic, gumawa tayo ng paraan paano maibigay, pero mas mahirap kasi meron tayo kailangan i-follow na IATF ruling or policy. Tama ho ba? O yun. Yun po ang kailangan. ID or enrollment registration at yung inyong authority. Ano bang tawag doon? Authorizing the person. Yan ha. Importante po yun. Okay. Kung wala yun, huwag na kayo magbaka sakali. Magantabay na lang kayo someday. Pero kung gusto nyo makuha, eh, kailangan nyo yung dalawa na yon. Importante po yun. Kasi pera po ng taong bayan yan. Kaya kailangan namin pag-ingatan. Okay. Tanong, Yorme, kailan ba yan? Oo, yun. At paano namin malalaman? Oo, yun. Ito po, most likely, ha, sabi sa akin ni Treasurer, it's either Tuesday or Wednesday. Paano namin malalaman kung kailan kami pupunta? I will let your college to decide on the matter. Pwede yan. Freshman, second year, third year, fourth year, fifth year. Or pwede naman, first year to fifth year, colleges. College of Medicine, or College of Engineering, College of Business and Arts. Yeah? So, yung school ninyo ang magko-coordinate. Okay. Maliwanag po ba mga manonood? Anong sabi nila? Meron ba silang katanungan? O, pili muna tayo, ha? Para ano? Anong tanong? O yan na, itanong mo kay Yorme. Ito na yung itanong mo kay Yorme. Kasi mahalaga po ito dahil talagang gusto kong ano eh. Mabawasan yung mga tustusin ninyo, maibsan nyo man lamang. O sige, o. Anong tanong? Yung sa mga seniors. Itanong mo kay Yorme. O, as a senior. Okay. Ano sabi nila? Paano daw po yung iba na June or July, matatanggap pa rin po ba nila? Oh, yan. Magandang tanong yun kasi may mga namatay at hindi nabigyan ng card. Pero I'm pretty sure nabigyan yun nung ECQ. Kasi halos lahat binigyan natin nung ECQ.
Then we have to ask our legal officer. Ayun po ha, mga kababayan. Kasi, ano ang rule? Pagka ganun. Tayo kukonsulta sa mga legal authorities. Meron namang ahensya ng gobyerno dyan. Okay. Any more question? Meron din po, mga hindi daw po valid yung mga PIN. Yan. Oh. Ano daw po gagawin nila? Ayan. Good. Meron tayong mga numbers na pinopost. Puntahan nyo po yung page ng OSCA o kaya ng EDP, no? Yung Electronic Data Processing, kay Palileo at kay Director Marjun Isidro. Or mag-coordinate kayo sa inyong mga barangay. Or para pinaka mas mabilis, di ba may mga presidente ang mga senior citizen. O yan, para mabilis ninyong malaman. Kasi kaya na-invalidate yan, sabi ko na sa inyo mga kababayan, yung SIM card itabi nyo na, gamitin nyo na. O, kasi yung SIM card ng Paymaya ay talaga naka-link o, para ma-loadan ang inyong mga card. Okay. Next. Sa students po. Students, o yan. PLM tayo. Para po yung hindi mga natanggap yung from previous. Okay. Yung from previous, yung mga graduate. O, graduate. Tinatanong na namin sa City Legal kung ano ang dapat gawin. Kasi, ito, OSCA number. O yan, pa-save yun ninyo. Tinatanong na rin namin yung tungkol doon sa City Legal. Okay? Next? Lang po. Yung iba po, sana po makatanggap na daw po na sila. Hopefully. Tayo naman. Basta, pipilitin natin. Hindi tayo titigil. Pag may balakid, pag may pader, gagawa tayo ng hagdanan para makatawid tayo sa pader. We'll do our best. Ha? But I'm just happy that these things are falling into right places. No? Okay, sunod. UDM. UDM. Mas madali ang paliwanag sa UDM. Bakit po? Yung mga nanonood na UDM, ha? Huwag kayo maingit sa PLM. Kayo na yung susunod na topic. UDM students. First year hanggang fifth year, fourth year. Ha? Hinihintay pa namin yung registration ninyo. Okay? Yun ang sagot. Kaya sabi ko sa inyo, mas madaling ipaliwanag yung UDM. Okay? Maliwanag po ba? I think, kausap ko si President Malutikia, talagang malapit na sila matapos. I think, we're gonna receive it by Monday. Monday or Tuesday. Yung inyong enrollment or enrollees list, no? Pag nakuha namin yon, ay mabilis siya si treasurer. Siguro within the week, next week, tatakbo yung papel, pipirmahan ko rin, release kagad. Pero proseso ng pag-release, paano matatanggap, pareho rin halos sa PLM. Kung kayo'y nakinig kanina tungkol doon sa PLM. Mga UDM students, ha? Antabay lang, by next week. And good things come for those who wait. Okay? Nakikita ninyo yan, no? Dapat yan, automated eh. Pero hindi pa rin kami tumigil. Hanap na lang tayo ng ibang paraan. Kasi gusto ko maibsan nyo agad. Maibsan man lamang ang inyong mga tustusin. Lalo na sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Okay? Maliwanag ba? Meron bang tanong, Jet? Paano po yung hindi pa po nila natatanggap yung allowance nila mula January? Yun yung sinasabi natin, no, na itatanong natin, no, sa ating City Legal. Yun yung sagot natin kanina.